Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento sa inyo. Ito po, komentuhan po natin ito pong interview o pahayag ng Pangulo, lalo po sa issue po na talagang yung sinasabi po ng Vice President na parte ng demolition job, lalo po sa kanya at sa kanyang pamilya. At sinagot niya rin po yung issue na sinasabi siya raw po bratinela o yung tinatawag na spoiled brat mga katambay. At sinagot niya rin po yung kaganapan na sinasabi po na hindi raw po siya sumasagot sa mga tanong nung nakaraang hearing po ng budget po ng Office of the Vice President mga katambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po ba ang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal bratinela daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing.
Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para saan po ang pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi niyo na yung ilang beses niyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and well defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan niyo? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo, kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasubmit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya finofergo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Yan po, may kasunod pa po yan mga katambay, yung pahayag po ng Vice President. Talagang yung sa bandang huli na kanyang interview ay talagang matapang niya pong sinabi na talagang ang budget po ng Pilipinas ay hawak lang po ng dadalawang tao, mga tambay. Yan po, ang abangan po natin. Si Kamanong po kasi meron ng conclusion dyan, komento ni Kamanong. Siyempre, dalawang tao. You know? Siyempre, pwedeng una, komento ni Kamanong, ang presidente at ang speaker. Di ba? Pwede rin pong isama rin po ang First Lady o ang Speaker. Komento ni Kamanong ang may hawak po ng pondo o budget ng buong Pilipinas, mga katambay. Saka yung sinasabi nga po sa interview ni dating ni Vice President Sara Duterte ay may party po ng iilan lang naman ang sinabi niya. Mga iilang congressman o representative na talagang pinupolitika po ang kanyang Office of the Vice President dahil unang-una, dahil nga hindi daw siya una kaalyado. Yung iba naman, talagang kailangan mawala na ang mga Duterte sa kapangyarihan para magawa na nila ang gusto nilang gawin sa ating bayan. Di ba? Saka yung sinasabi ng Vice President, you know, yung budget hearing, yung proposed budget po nila, nakalathala na po yun. May website po na po pwedeng tingnan ng mga Pilipino ang kanyang budget kung saan dadalin ang pondo na ibibigay sa kanya ng taong bayan. Di ba? Napakadali raw buksan at intindihin ng mga Pilipino. Di ba? Ang tanong ni Kamanong, yung kanila kaya, naiintindihan kaya natin yung mga budget ng mga congressman, lalo ni Franz Castro, yung convicted ng child abuse, di ba ba? Yung mga makabayan black na sinasabi rin ng Vice President na may sympathy sa mga kaliwang grupo. Madali kayang ma-trace o makita sa website nila yung budget nila, kung saan nila gagamitin at kung saan nila i-google ang pera ng taong bayan. Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi yung sa opisina ng Vice President, open po sa mga Pilipino. Yung budget kaya ng isang speaker, open din kaya sa mga Pilipino? At itong mga representative, di ba? Yung mga umaatake sa lahat ng sa lahat po sa Duterte, open po kaya sa public ang mga budget nila? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi ang Vice President ay open, madaling intindihin. You know, kung saan mapupunta ang pondo ng taong bayan. Pero tayo, hindi natin maintindihan ang mga budget po nila.
ng mga senador, ang Senate President, ang speakers, ang Speaker of the House ng Kamara, at ang mga representative, ang mga congressman, di ba? O ano man ang tawag sa kanila, hindi po yata natin naririnig sa kanila na open to public ang kanilang pondo na manggagaling sa taong bayan. Diyan pa lang po, magkakabistuhan eh, di ba? Magkakaalaman na kung sino talaga ang politiko na talagang maayos gumamit ng pera ng bayan. Di po ba mga katambay? Diyan pa lang po. At sinasabi rin ng Vice President na sila'y nagsasubmit, kumpleto sila sa submit, pati ang mga submit na hinihingi ng Kamara ay nagsasubmit po sila. At siyempre po, hindi lang po sa Kamara, pati sa COA, nagsasubmit po ang Office of the Vice President ng mga kailangan po ng COA. Kung kailangan ng resibo, magsasubmit mo sila kung ano-ano man ang hinihingi ng COA. Di po ba? Pati po ang Supreme Court na dinala po nila ang issue ng confidential funds sa Supreme Court, you know, nagkukomply po ang Office of the Vice President sa Supreme Court. Pero ito pong mga kapitapitagan di umano kuno, mga congressman at isama natin ang mga senador, ano kaya ang kanilang credential na maipagmamalaki sa atin? Nagpapasa po kaya sila sa COA? Kumpleto po kaya ang pinapasa nilang report sa COA? Nasa 300 plus po kasama speaker sa Kamara. At 24 po mga katambay ang mga senador. Kaya abangan po natin, kaabang-abang po ang pahayag ng ating Vice President. Lalo-lalo na, napakasarap pong intay natin at talaga abangan yung pahayag niya na sinasabi niya ang pera ng bayan, ang pera ng Pilipinas, ang pera ng taxpayer, dadalawang tao lang ang nagpapatakbo, ang humahawak, mga katambay. Napakabigat po nito, mga katambay. Dalawang tao lang ang sinasabing sila lang ang masusunod kung paano nila gagalawin at kung kanino nila ibibigay ang pera ng bayan, itong dalawang tao na ito. Sinabi na nga ni Kamanong, yung komento ni Kamanong, nagsabi ako kung sino yung dalawang tao na yon. At syempre, intayin pa rin natin yung sasabihin ng Vice President. Si Kamanong kasi, komento ni Kamanong, kung hindi ang presidente, ang speaker. Kung hindi ang speaker, ang first lady. Kung sino puro sa tatlo na yon, mamili lang po kayo ng dalawa, mga katambay. Komento ni Kamanong, di ba? Kaya dito po sa ginagawa nila, komento ni Kamanong, sa ginagawa nila sa Vice President, parte po ito ng demolition job, pamumulitika, mga katambay. Dahil alam naman po natin at alam din nila na tanging ang Vice President lang ang matindi nilang makakalaban sa 2028. Siya lang sa ngayon, kahit na ang survey ng OCTA ay napakataas na nila sobra at nahigitan nila ang BP Sara, hindi naman nagpapanalo ang OCTA. Kanila na ang survey ng OCTA. Ang OCTA research, so itong survey, kanila na yan. Pero ang sinasabi nga natin, komento ni Kamanong, kahit pagsamasamahin na ang survey company sa Pilipinas, hindi pa rin sila mananalo. Ang kasama ng Agila ng Mindanao ay Pilipino, taong bayan at mga OFW. At isa na ron si Kamanong. Di po ba mga katambay? Kahit pagsamasamahin na nila lahat, you know, lahat ng gabinete, isama na nila. Lahat ng congressman o representative, kanila na. Lahat ng senador, kanila na. Isama na nila mga gobernador, mayor, di ba? At syempre po, pati mga kapitan, kanila na lahat. Basta kay Vice President Sara, taong bayan, mga Pilipino, mga OFW, mga katambay. Hindi pa rin sila mananalo. Komento ni Kamanong. Kaya po mga katambay, ito po, napakatapang po ng alam naman natin ang ating Vice President ay matapang, talagang direct to the point kung magsalita. Hindi po siya yung nagsasalita na kala mong, you know, tatahi-tahimik. Tapos magsalita eh, napakatakaw mag-i-English. Pero sa katotohanan eh, nasa loob ang kanyang kulo. Mas mahirap po basahin ang isip ng isang tahimik
At masyadong malalim po yan, mga katambay. Pero ang Vice President, nakikita po natin sa mga pahayag niya na talagang seryoso at sinasabi niya lahat ang nakikita niyang kabulukan ng ating gobyerno, kung ano nakikita niya, kung paano po magpatakbo sila sa panahon po ngayon ng ating gobyerno. At yan po ang ini-expose po sa mga Pilipino, ini-expose ng Vice President kung paano po sila humawak ng kaperahan, lalo po ngayon, dalawang tao lang ang humahawak ng pera ng taxpayer sa ating bansa. Muli po mga tambay, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa mga nagla-like, share and subscribe at nagko-comment at sa tumatangkilik po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Sa muli po mga tambay, maraming salamat po. Ingat talaga. Bye-bye.